Anniversary nyo, iba ang anniversary sa araw ng kasal. Kaya focus kayo. Pag walang seminar nung marriage ko ganyan, kahit sabihin ko sa kanila, nalilimutan. Yun nga, na-excite. Pero pag may seminar sila, kasi napag-usapan na ano, very, very focused mga alam nyo, gusto-gusto ko naghahanda ng kasal. Pero ayaw ko nagkakasal. Iniiwasan ko talaga yan. Pag walang request, bibigay ko si pampari. Kayo magkasal. Ako maghahanda. Kayo magkasal. Bakit ayaw ko magkasal? Kasi pag nagkakasal, ang feeling ko, nasa fashion show ako. Nasa fashion show ako. Talagang kung ano-ano klaseng damit ang makikita mo. Gusto ko ng takpan ng aking mata. O kaya naman, kasi kung takpan ng mata ko, kasi trying hard yung iba. Kung ano-anong klaseng damit na gagawin na para ba nagkulang ang tela. Eh wala naman pinapakita. So what's the... Kaya lang ngayon ako talaga na... Pero gusto ko ang... kasi catechetical opportunity yan eh. Catechetical opportunity. Diba? At what I'm learning at is, madalas, hindi alam na mga pinakasal anong pinapasukan nila. Kasi after asking them, bakit dito kayo papakasal? Okay, di nakalusot na. Sige, okay na kayo. Kasi pag sumagot ito, baskuhan niya po. Sige, surrender. Huwag na kapito ka kasi papagita ko ng nanay mo eh. So, second question. Bakit kayo magpapakasal sa simbahan? Sabi ko pag ano, alam nyo, i-reward ko lang ano ha, i-reward ko lang ang tanong ko. From the questionnaire itself. Meron kami sinusundan na mode ng form. So, other dioceses, pag nag-interview ko, meron kami sinusundan na form, di ba? Okay. So, question number 15, na-memorize ko na nga eh. Do you intend to contract marriage according to the teaching of the Catholic Church? Meron pa yung continuation, di ba? Hindi ko sinasabi continuation. Doon lang. Sasabihin na, yes, Father. Ano ang turo ng simbahan tungkol sa kasal? Ayan na, magkakabot na ng ulo yan. Kasi, ang sagot nandun sa next part ng ano ng question, pero tititigil ko yan. Bakit? Kasi noong una, binabasa ko ng buo. Tapos, yes. Sasabihin ko, ano bisipin ng yes? Hindi rin makasagot. Tapos, naligtan ko ngayon ng proseso. Unahin ko muna sila yung Catholic Church, yes. O, ano? Diyan talaga na-experience ko na in spite of having catechesis in the Catholic school, the Catholic college, hindi ma-articulate ano talaga ang sacrament of marriage. Na maliwanag na sa module, di ba? It is an indissoluble relationship for procreation and education of children according to gospel values. So, ang hinihintay kong sagot yun, indissoluble relationship. Union. Kaya ang sasagot sa akin, eh kasi po, katoliko kami. Tatay namin, nakasasimbahan, kami rin. Gusto namin ng blessings. O, anong gusto mong blessings sa Panginoon, house and love? Hindi naman bagay. O, ano ang blessing? Talaga sabi ko, sa kasal, pag-usapin ng Panginoon. Pero anong bas-bas? Hindi ba sa doon? Dito niyo makikita ang sacramental catechesis, our failure the sacramental catechesis. Why? Because many Catholics think that the sacraments are our action. But sacramental theology tells us the sacraments are primarily actions of God. Kaya nakita niyo yung binyag sa syalan? Kasi akala ng mga magulang, kanila binyag. Ang kumpil,
Hindi na pala pakialaman. Sacraments are primarily actions of God. Isa tanin ko sa kasasakasan, ano ang ginagawa ng Diyos sa inyong dalawa pag kayo'y kinakasal? O, yung question na yun, iba na sasagot na. Iba talaga. Talaga para kang naghihila ng ano eh. Nagpapaanak. Talaga para makuha yung sagot. Anyway, pag sumagot na sila na, tando, God binds us. God makes us what? Sige, pasado ka na. At least na-mention mo yung pinaka-kanotohanan ng kasal. Na yan ang eventually tapos yan, yung sabi ko, yan papaliwanag sa inyo sa seminar. Pero what I'm sharing with you is really the ineffectiveness of our sacramental catechesis. And you know, I thank God that I was brought to the parish. Kasi kung hindi ako na-experience, hindi ko na-experience ang parokya, hindi ko madidiscover ang ganitong sitwasyon. Sa parokya talaga nakukuha natin lahat yung talagang katotohanan eh. Ang eskwela, masyado yan, kumbaga ano, structure yan. Pero sa iskital, parokya. Kaya nga, with that, I really had to change the program. Pero at least naman, ang nakakatuwa naman, hindi bumabalik at nagsasabi. But I thank you at naintindihan namin yung sakramento ng kasal. Diba? Pero sa wedding coordinators dito sa Manila, blacklisted na simbahan namin. Ayaw na ng mga, ayaw pag may wedding ko sasabihin, send dyan boss ko, sagot nila, stricto dyan, huwag tayo dyan. Pero meron akong kasalhog dito. That last week lang. Kala ko nga ba, pwede na eh, pwede. Dalaga ko yung USB eh. Kasi naka-record doon sa CCTV. Eh, ayaw umandar dito sa, ano kaya sa, ito yung in-interview ko. Tapos, sabi ko, ba't parang ginakabahan? Kasi Father, ang balita namin, mahirap raw interview dito. Tapos sabi ko sa kanya, tignan natin. Pero, mahirap pala, iba dito pa kaya? Ay, di, talagang gusto namin dito. May mga wedding coordinators na hindi kami dinanggap, kaya sa amin, dito kami. E pinipilit na iba si Bante, sabi, dito kami sa Don Bosco. Ako, okay. Sige, di, dahil doon, diluwagan ko na yung interview. Kasi masyado ang pinahirapan. Di ba? Actually, hindi ko pinahirapan. Hindi lang nalalabas yung sagot eh. Kaya, anyway, so ito na. So, nakatapos na. Natapos na kami. So, final na lang. Sige, sabi ko doon sa group. O ano, madali na yung interview, di ba? O, Father, pero talaga, kinakabahan ako. Hindi niya mga father, oh, basa-basa na kinikili ko. Binanukan siya nung kanyang girlfriend. tapos tutuwa ko sa kanya kasi nung rehearsal na, ganun pa rin yung kabaka ba siya. Tapos nung nakasal niya, from the sacristy, nakikita ko yung monitor na ano nangyayari sa labas, no? Nagulat ako sa harap, ha? Pagdating niya doon sa may sanctuary, di ba siya unang-una best man, tapos groom, at saka yung dalawa, yung peres, di ba? So, pagdating na tatlo, itong groom na ito, bigla ba naman tumalo na, ha, ay nagano, nakita mo sa monitor. pero mabait na, ano yun. So, well, anyway, parenthesis na tayo dyan. So, anyway, all these things, no, that I would have been presenting to you since yesterday are meant really to trigger your imagination on how to really make our sacramental catechesis effective and effective. Kasi ito ang kumbaga,
sabi pa mo, safeguard natin eh, para hindi tayo matanay ng secularization. Dahil by nature, by culture, the Filipinos are very sacramental. Kaya lang, tulad ng Europeans, the Italians also, but the Spaniards, na kung saan tayo na nakuha yung ating Christianity, kumbaga, yet, they left, they gave up Christianity. Why? Because they came up effective, effective sacramental catechesis. Okay? So, mamayang hapon, tuloy niyo ho yung inyong ano na, mga programa niyo. Okay? Lagyan niyo na ho ng laman. Ha? At ngayon, maayos na ha? At mga activities na maayos. Kasi alam niyo na yung outcome ninyo sa bawat stage at yung overall outcome. Okay? Now, can we meet at 3 o'clock for the presentation? No. 1:30 ang dapat reception natin, di ba? We will meet at 3 o'clock. Ano na? Presentation nila. Okay? Kung sakaling marami pang hindi pwede by 3 o'clock, we'll move it to 3:30. But latest na natin ng 3:30. Otherwise, mawala tayo ng aircon. Papatayin ito pwede ng 4:30. No? Okay? So, have lunch. And then it's up to you how to, what you call, going to meet. But we will come back here at 3 o'clock earliest. Okay? With your programs na. Sige. Thank you. Please take note lang ha sa program ninyo. Try to come out with questions that are catechumenal. Yung mind, okay. That evoke, that are affected. Okay. Sige, but sister. Please all stand for our reading the Cheli. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Queen of Heaven, rejoice, Alleluia, for Him you did merit to bear, has risen as He said. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia, for the Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, deigned to gladden the world, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, His Mother, we may receive the joys of eternal life through Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Bless us, O Lord, Jesus, the gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.